samahan niyo ako sa laundry room. Tayo maglalaba. Siguro itatry kong ituro yung basic na mga paano maglaba or gamitin ng washing machine dito sa Japan. Sa bahay, ha? Samahan niyo ako. Ayan. Nandito na ako sa laundry room namin. Ayan. Ayan yung washing machine namin. Ang pangalan niya ay Herb Relax. Pero hindi ko alam kung anong tatak nito. 5.0 kilogram siya. Tapos yan yung mga labahin ko. Ngayon, itatry kong i-explain or ituro yung mga basic dito sa Japan, no? Yeah, mga kabayan, panoodin niyo sana yung video na to hanggang huli. Nang sa ganon ay maging confident kayo sa inyong mga paglalaba sa pang-araw-araw na buhay dito sa Japan. Kabayan, kung ikaw ay nakapaglaba ng iyong damit dito sa Japan, maaaring nagkaroon ka na ng problema dahil hindi mo alam kung anong courses at setting ang iyong pipindutin. Ang maling pagpindot ay magre-resulta sa pagkasira ng t-shirt at pantalon mo. Siguro naman ayaw mo masira ang bago mong biling damit dahil sa sobrang paglalaban nito. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo ang basic function sa paggamit ng washing machine dito sa Japan na kakailanganin mo sa mga susunod mong paglalaba. Mga kabayan, andito na tayo sa laundry room at makikita nyo sa actual na nasa harapan ko na ang aking ginagamit na washing machine dito sa bahay. Kaya kung mapapansin nyo, kasi nandito tayo sa Japan, so makikita nyo sa mga settings nya, nakasulat siya in katakana, hiragana, and kanji. So hindi naman mga kailangan talagang sauluhin yung mga kanji, familiarization lang sa pang-araw-araw mo na paggamit nito ay matatandaan mo rin kung paano o saan paano ginagamit yon. Pero ngayon, ituturo ko yung basic function niya, sasabihin ko one by one. So, pare-pares lang naman ang washing machine sa buong mundo. Sa Pilipinas, sa Japan, sa Amerika, yun nga lang, nagkakatalo ay sa mga press button niya. Kasi nakasulat siya in Japanese. Kaya sisimula ko na ngayon yung aking explanation sa mga basic function ng mga press button ng washing machine dito sa Japan. So kung makikita nyo, yung washing machine ay 5.0 kilograms. So yung una, ito. Itong may fula, ito. Itong kanji na to, ibig sabihin yan ay dengen or power. Tapos yung sa ilalim niya is kiri or yung shutdown, yung isa, iri, on. So, on and off. Iri, kiri, on and off. Tapos ito, pagkakatapos niya yung washing machine, pag tunyari natapos na kayo maglaba, mag-auto off yan. Nakalagay dito, auto off. So, ang sunod natin is yung ito, itong isang button na to, nakalagay dito, kung mababasa nyo naman siguro, may idea kayo sa subtitle. May idea na kayo kung ano yung subtitle. Sa English yun, start. So, ito yung start. Pagkatapos ng button, sige, pindutin natin ang actual na button. Ayan. Nag-power na siya. Tapos, ito, pipindutin nyo yung start. So, yung start, subtitle, tapos nakalagay sa ilalim is Ichiji Teishi. So, ang ibig sabihin noon ay force. Kunyari, i-start nyo, tapos ipo-force nyo, pipindutin nyo ng isang beses uli. Start, force. Yan, yun ang ibig sabihin ng function nito. So, sunod tayo. Dito, makikita nyo sa next yung Kosu. Kosu. Sa English, course. So, dito makikita nyo may pitong klase ng pagpipilian. Yung number 1,
nakakandi, bali nakakandi, nakakandi siya. Ang basa dito ay yujun. Yujun or standard. Ito yung standard ng paglalaba. Kunyari, maglalaba ka. Pag pinint mo itong kosu, piliin mo lang ito. Ayan. Yun yung standard o yujun. Yung number 2, yung speedo. Kunyari, nagmamadali kayo, hindi naman masyadong madumi yung inyong nilalaban, pwede nyo yung piliin to na speedo. Supido. Yan. Tapos, itong pangatlo, ang basa dito sa katakana is powerful or powerful. So, may idea kayo na pag ito ang pinindot nyo, powerful siya maglaba. Kaya, sa akin, pag naglalaba ako, ito palagi yung pinipili ko. Number 3, powerful. So, ang pang-apat ay ang okonomi. Okonomi. Sa English, preference. Kumbaga, preference, nakaset na siguro yun. Yung mga preference, gano'n. Kaya nang bahala. Basta yun, preference yun, ibig sabihin. Yung sumunod, pang-5, is nakakanji rin siya. Ang basa naman dito is mofu. Mofu. In English, blanket. Siguro, blanket wash. Yung malalaki siguro, mga kumot, blanket. Yung mga malalaking kakasya dito sa washing machine. Bali, 5.0 kilogram kasi ito. Yun. Yung kakasya doon, ito yon. Tapos sa dry, hindi ko pa na-try ito eh. Pero siguro, pag naglaba ka, madadry siya. Kasi nga, dry. Sa, ang basa nito sa katakana is dry. Tapos yung pampito ay sosenju. Sosenju or bath cleaning. Sa English, bath cleaning. Siguro, parang literal sa Tagalog, paliliguan ng linis. Bath cleaning. Tapos, dito tayo sa sunod na option. Ang ibig sabihin nito ay water selection or water level. Sa Nihongo ay sui or water, sui ryo. Sui ryo. Yan. Basa dito sa Nihongo ay sui ryo or water selection or level. Dito makikita niyo yung level ng water pag nagpalit kayo. Ito yon. Kung 45 liters, 37 liters, 27 liters, 16 liters, yan. Dito na yung makikita. Tapos ang susunod natin is sentaku or yung select. Bali dito, sa ibang mga washing machine, mga tatlong kategory lang yung pagbibilian. Pero dito sa akin ay apat. Bali yung itong naunang ito, nasa kanji siya. Ang base niya sa kanji is yoyaku no kori. Ibig sabihin, yoyaku reservation no kori remaining. Reservation remaining. Yun. Yun ang alam ko. Tapos yung next, pangalawa is, nakakanji rin siya. Ang basa nito ay aray or sa English, wash. So, ito, ginagamit ko to bago ako maglaba ng derechuhan. Pinipindot ko muna to. Tapos, lalabas ata dito yung kwan. Minuto. Sige, try natin. Yan. Tapos ito. Tapos start. Ayan. Lalabas yung minuto. Bali ang purpose niya, parang i-wash lang muna niya yung nilalaban ninyo. Ito, itong aray. So, sa sunod tayo. Ang sunod is naka hiragana siya. Ang basa dito is susugi. Or sa English ay rinse, banlaw. Babanlawan niya. So, may idea naman kayo pag magbabanlaw. Ito yon. Tapos, ang sunod niya is dazui. Sa Nihongo, ito, nakakanji rin to parehas. Ito, da, ito, zui. Dazui. Ang ibig sabihin niya ay dewatering or draining or yung pagde-drain ng tubig. Kunyari, ginamit nyo tong aray, nag-wash kayo, hinugasan nyo lang, tapos kunyari, sa puti, magbababad kayo ng punti, so ginamit nyo tong aray, o wash,
Tapos syempre titigil 'yon kasi die tie or about 8 minutes lang siya tatakbo yung washing machine. So kung magpapanimula na kayo ng dire-diretso, kailangan niyo siyang i-drain. So gagamitin niyo tong dasoy. Dito papasok yung dasoy, i-drain niyo yung tubig tapos mag-uulit-ulit kayo ng laba. Tapos yung next, itong kanji na to, ang basa dito is configuration or sette. Yan. Tapos dito nakalagay parang hanggang 1.5 kilograms made yung hanggang 1.5 kilograms yung damit na pwedeng ilagay sa loob na i-wind dry mo. Nakalimutan ko na, hindi ko na-research yung kung ano ibig sabihin ng kanji na to, pero ito wind dry to. Tapos ito nga, itong kanji na to, ang basa dito ay senjairu. Senjairu ibig sabihin ay detergent measurement. Ito yung detergent. Tapos yung sa kabila is yung water level niya. Parang ito rin yon, yung suryo. Tapos makikita nyo nga, katulad na sinabi ko kanina, 45, 37, 27, 16 liters. So, pag sa akta na maglalaba, mamaya ipapakita ko, pag pinindot na ito, itong power, habang naglalaba siya, isa-isa siyang yung pulad ng ilaw mag-i-indicate dito. So, ngayon, na-explain ko na yung bawat function. Basta, pare-pares lang naman yung washing machine. Basta, ang basic dyan is pagpindot nyo ng power, itong dengen, pipili lang kayo ng course, kahit alin dyan, kahit naman hindi kayo familiar, basta malabhan. Pero pag familiar na kayo, kung ano yung talagang tipo yung gamitin na option dito, yun na yun. Tapos makikita nyo dito, pipili kayo kung ilan liter, 16 sa tubig. Tapos dito, yan. Ayan yung mood. Yan yung sentako, yung pag-mood ng paglalabanan niya. So yun, naituro ko na yung basic function ng washing machine. Pupunta tayo sa actual na paglalaba. Andito na tayo sa actual na paglalaba. Gusto kong ipakita sa inyo yung mga tinuro kong mga basic function para makita nyo ng actual yung ginagawa kong paglalaba dito sa bahay. So ang una, nakaplug na yung saksakan ng washing machine. Syempre, hindi tatakbo yan kung hindi nyo isasaksak. Tapos bubuksan nyo to, ilalagay yung mga labahe. Yan, konti lang naman yung lalabang ko kasi naglabas na ako nung isang araw pala. Tapos ito, mga brief. Tapos medyas. Yan, tip nga lang pala. Ito, mabibili nyo ito sa, ito, sa Daiso. Sa Daiso, Nanjamura, sa lahat ng yakuin shop na malapit sa inyo dito sa Japan. Ang purpose nito, malaking tulong siya para mas matagal yung magamit or hindi masira kagad yung mga garterize yung mga damit or brief. Medyas, pwede rin yung sa mga himulmulin kung kayo ay masilan sa inyong damit, ilagay nyo lang dito, malaking tulong yan. So, ganun yung gagawin ay, syempre, lalagay kayo ng sabon. Yan, hindi po ako wala po akong sponsorship sa Ariel na, ito lang po sabon. Dati, powder yung ginagamit ko, kaso, pag madalian yung laba, may mga latak-latak pang natitira. So, pagka ganito, safe talaga siya na walang matitirang mga latang kasi liquid siya. Liquid. Yeah, liquid siya. Lalagay na yung sabon. Tama na isang scoop. Para kunti naman eh. Yeah. Kung na ilagay mo yung sabon, so, kung nalagay na yung sabon, tatakpan mo uli. Tapos yun na nga. Yung sinasabi ko sa inyo na bago ko magdiretso ng laba, pagpindot ko ng power or dengen, pipiliin ko tong aray. Ito, yung pangalawa, yung kanji na aray. Kasi iwawas ko lang siya. Tapos pipindutin ko ng start. Mag-iikot na yan. Siya na yung bahala. Mga 8 minutes, light tayo. Mga about 8 minutes siguro yan. Para iwawas niya yan. Ayan. 25 liters lang. Kasi siya yung... 13 liters. 25 minutes siguro, 13 liters. Basta ganun. So hindi ko na ipapakitang hanggang siya matapos siya. Siguro pag kayo naman maglalaba, makikita niyo naman yan. So ikakap ko na itong paglalaba na ito. So ganun. Iwawash ko siya. Tapos
i-drain, gagamitin ko tong dazoy. Itong pagpindot mo ng flower uli. Tapos dazoy. Dazoy. Yan. Para i-drain. So, yun. Tip nga lang pala, pag ginamit nyo tong aray, kailangan yung settings nyo yata nasa speed, speed, or powerful. Kasi kung nasa iba siyang category, parang hindi yata gagana. Basta ako lagi sa speed or powerful siya nakalagay dito sa course. So, ipapakita ko naman ngayon ay yung talagang diretsuhan ng laba. So, power ulit tayo, dengen. Tapos, pipili ako ng course. Pipiliin ko na is yung powerful, yung favorite ko. Parang powerful yung pagkakalaba. Tapos, dahil ko konti lang naman yung nakalaman dito, para hindi sayang ang tubig, pipiliin ko ay mga 27 liters na lang na tubig. Yan. Tapos, yan. Okay na yan. Start na. Yan. Yung una pala lalabas na number is yung value ng water. 27 liters. Tapos, itong 44, yung minutes, ilang minuto siyang lalabhan. So, matagal-tagal din itong 44. Pinakita ko lang kung paano kung ginagawa yung paglalaba. Ayan, naging 42. So, okay na siguro yung mga kabayan. Hindi na natin hihintay na matapos ito dahil magtatagal pa tayo. Eh, baka mapagalitan na ninyo ako. Para pipindutin ko na lang ulit mamaya. Continuous lang. Tsaka habang naglalaba kayo, hindi nyo pwede buksan yung pinto. Yung kanyang takip kasi titigil siya sa paglalaba. Tapos, parang mag-activate din yata itong isa pa ito, hindi ko pala nasabi na ang ibig sabihin nito is, puta, ay hindi po ako nagmumura ha. Puta, raku, naka. The cover inside is locked. Parang gano'n. So, ganoon na lang kabayan. Sana kayo may napulot na magandang kaalaman sa aming sa araw na ito. Ang vlog na ito ay para sa inyo sa lahat ng mga Pinoy. Especially sa mga bagong naninira dito sa Japan. Kung kayo ay medyo striving pa sa paggamit ng machine. So, itong video na ito, itong vlog na ito ay para sa inyo. Ngayon, kung kayo po ay bago sa aking channel,